bigas po talaga guys ng ulo ng mga hakbang ng mga nauntog este. Ang tigas talaga guys ng ulo nitong grupo ng hakbang ng mga diputa este. Ano yun? Hakbang ng maisog. Ang tigas guys ng ulo. Itutuloy daw po nila guys bukas ang prayer rally kahit paman pinagbawalan na sila. Mga low breakers eh. Yan yung sinasabi ko guys, yan sinusuportahan nyo, yung ano, yung grupo ng mga hakbang ng mga diputa, este yung hakbang ng mga nauntog, este, ano ba yan, nauntog diputa, hakbang ng maisog, yan guys yung sinusuportahan nyo, mga low breakers, hindi ba nila nabasa to, to ah, hindi, parang ano eh, parang mga bubbles tong mga animal na to, hindi nyo ba yan nabasa, ano yung sabi dyan, everyone, please be guided accordingly, in preparation for a upcoming 100-year celebration of Capitol Building, Freedom Park will temporarily be closed. Hindi nyo ba nababasa yan? Jutang Gini ng Genemis kayo, nanggigigil ako. Hindi nyo ba binasa yan? Ha? Nagbabasa ba kayo? Yan yung tanong natin. Ay, alam nyo naman, nabinalita naman to nila, di ba? Sila pa nga yung unang nagpahayag. Tapos ngayon, itutuloy nyo pa din? Ha? Itutuloy nyo pa din? Talagang ang titigas ng mga nauntog na to, no? Ano kaya yung gatas nito ng mga baby pa sila? Parang kinulang sa ano eh. Kinulang sa pagkain, kaya ngayon nagbabawi eh, no? Nagigigil talaga ako. Ito ngayon guys yung balita. Nagigigil talaga ako dito. Hindi pa talaga ako nakakamubun dun kay Coach Oli, no? Anyway, ito yung balita. Update, oh, 1 hour ago pa lang to guys ha, press na press, diba? Fresh na fresh guys tong balitang to. Maisog rally sa Dumaguete City, tuloy. Gaganapin ang pagtitipon sa pangunguna ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Negros Oriental Freedom Park Capitol Area. Mayo 7, 2024, alas 5 ng hapon. So kasabay nga po ito guys ng ano no, ng hearing ni Senator Bato de la Rosa. Inom muna nga ako ng tubig. Pag hindi kasi ako guys nakakainom ng tubig, parang ano eh, na high blood ako. Alam nyo, eto ha, sasabihin nyo, eh madali lang naman yung ginagawa mo, Mima, pa-comment-comment ka lang. Pag ganito yung mga topic guys, lalo na't nakakagigil, tumataas yung pressure ko eh. Yung ano, parang na-high blood ako. Yung bumibilis yung kaba at pintig ng puso ko para sa kanya. Hindi guys talaga, really. Sumisikip yung ano, yung dibdib ko kapag ganito yung mga ano, yung content ng mga nakaka-high blood. Tapos sasabihin niya, dali-dali lang naman ang ginagawa mo. Hindi po madaling ginagawa namin. Apektado po yung mental health namin dito. So ito na nga po guys. Inhale, exhale. Ito na. Alam nyo naman na hindi kayo welcome. Alam nyo naman yan. Unang-una, hindi nga kayo welcome doon sa Bustos, Bulacan, diba? Hindi kayo welcome. Tapos hindi din kayo welcome dito sa ano, sa Dumaguete. Kasi yung nauna nilang venue, guys, sa Dumaguete nga, sa Dumaguete, hindi po sila pinayagan. Yes, hindi po sila, guys, pinayagan. Ito yung nga yung balita nung ano, yung kahapon. Nasaan na ba yung post ni ano, ni Jason sa ito, yung tipo na binigyan sila ng ano, ng permit. Tapos ang nangyari, guys, hindi sila pinatuloy. Yung tipong binigyan ng permit, pinayagan makapag-setup, yan nga po yung sabi ni Jason sa no. Tapos ang nangyari, pinabaklas. So bakit naman pinabaklas? Reasonable naman po talaga, guys, kasi nakalagay po doon sa permit nila. Nagsinungaling kasi sila, guys, eh. Sinabi nila na hindi daw kasama itong si former President Rodrigo Roa Duterte, hindi daw kasama si Baste. So pinayagan sila nung una. Ngunit nung napag-alaman nga po, guys, na kasama itong si Digong, eh syempre kailangan ng security ng matanda. Tapos syempre mga matataas na local official diyan, eh lalo pat 'di ba sariwa pa yung kaguluhan sa kanila. Ayaw na nilang ulit yun. So, yun nga po, guys, kailangan ng sapat na kapulisan. Eh, ang nangyari nga po, guys, hindi po sapat ang security system nila doon, ang security forces nila, lalo pat sabi daw, 100,000 daw po, guys, ang dadalo. Shit! 100,000!
100,000 daw po, guys. Ano yun? Paka sibuyas. 100,000 daw po, guys, ang dadalo dito sa, ano, sa hakbang ng mga nauntog, este. Hakbang ng maisog doon sa Dumaguete. So, 100,000. So, kulang na sila sa security. Tapos ngayon, guys, eh, mga makukulit. Sabi nila, wala kami pakialam sa seguridad kasi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mahal naman na taong bayan, wala namang kaguluhan dyan. No? Itutuloy daw nila, guys, sa Freedom Park. Eh, ang nangyari po, guys, ang Freedom Park ay gagamitin po para sa ano, 100-year centennial. Tapos nga po, guys, kailangan i-keep yung optimize yung area, i-maintained na okay, malinis. Ito nga, nakalagay sa ano, nakalagay sa ano mismo ng ano. Yan, memo. Diba nakalagay dyan, oh? This closure is necessary to ensure that the park is in optimal condition to commemorate this significant milestone in our province history. So, gusto nila, guys, na ma-maintain and i-rehabilitate nila itong ano, itong area nga po, guys, dyan sa ano, sa Freedom Park. Eh, wala, makukulit sila, guys. Hindi talaga nila binasa. To the point na ngayon, itutuloy pa din nila. O, ganyan po sila, guys, ka, ano, ka law breakers. Isipin nyo, ah, di ba sinasabi nila na itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay isang host lamang. Tingnan nyo, ah, mayroon bang host na nangunguna sa pakikibaka? Nangunguna sa pakikiboses? Ha? Host ba yun? Ang tanong dito, guys, parang kasi ang labas nito, parang si former President Rodrigo Roa Duterte, ang organizer nga, guys, nitong hakbang ng maisog. Kahit lagi nilang sinasabi na host lang daw po itong si Digong, pero the way yung kilos ni Digong na, unang-una, magkakaso daw sila. Diba, yung LGU, yung official doon sa, ano, sa Bulacan, kakasuhan daw po nila. So, ngayon nga po, guys, na nagkakaso na nga po, eh, si Digong yung magkakaso, eh. Host pa ba yun? Invited lang ba yun? Eh, di ang nangyayari, guys, parang sila yung ano eh, yung siya mismo yung organizer. So ngayon, ang tanong, saan galing yung pera na ginagamit ninyo para sa pagsiset up dyan? Hindi biro yung paglakad ng permit, yung paglalagay ng setup, hindi biro yan. Yung pagkuha ng mga speaker, yung mga microphone, mga pailaw, hindi biro po yung setup na ganyan, tandaan ninyo, guys. Hindi po biro yan. Ang tanong, saan yung kinukuha yung budget? Kasi kung si Digong ang organizer nito, pera natin yan, pera ng taong bayan yan. Paano mo nasabi ni Mima, wala pa naman silang nilalabas sa SALN. Diba? Never pa silang naglabas ng SALN nila. So, ang tanong nga dito, guys, saan nyo kinukuha yung pera? Yeah. Saan nyo kinukuha ang pera? Kasi, kung si Digong nga po, guys, ang ano, ang organizer niyan, pera namin yan, ibalik nyo yan sa amin. Tapos sasabihin nyo, hindi si Digong yung ano, yung organizer niyan, kumbaga host lang siya. Mayroon bang host na bumuboses? Ha? Di ba parang may mga tililing pong mga to? Hindi na nga binigyan ng permit, sinusuka na nga kayo ng Dumaguete, pinipilit nyo pa. Alam nyo kung ako, guys, ha, sa totoo lang, pag ako, hindi ako gusto ng tao, hindi ako lumalapit, ayoko na ituloy. Hindi sa pagsupil yun ng boses, ha, bagkos ayaw talaga ng mga tao sa inyo, mahiya na lang kayo. Diba? Nakaka-stress ng mga ano, ng mga kipailabaw. Lumalabas kasi dito, guys, bukod sa pagiging lawbreakers, mga kontrabida to sa ating, ano, sa ating administrasyon. Diba? Yung batas, kinakaya-kaya lang nila. Ano naman yung gagawin nila dun? O magmumura, sedition, rebellion, magbibintang, may adik. So, di ba, labag po yun, guys, sa ating konstitusyon. Yung ganong prayer, yung ganong rally. Walang problema, guys, kung mag-rally kayo. Ang problema kasi dito, kung hindi nyo sinusunod yung ating batas, mag-rally kayo, tapos meron mga seditious na salita, meron mga rebellion na salita, tama ba yun? Pagpo-promote ba yan ng peace? Diba, mga tarantado itong mga enamels na to. O ano-ano lang mga ano, mga napapasok sa mga utak ng mga to. Hindi ko alam kung ano ba yan, nakakain na ba itong mga to? Parang iba ata yung ano, yung pumasok sa mga isipan ng mga enamels na to. Diba? Yan, guys, tuloy po.
Ewan na lang natin, tingnan natin. Tingnan natin, guys. Tingnan natin bukas. Tuloy daw eh. Tingnan natin kung ano yung magiging mangyayari. Kung papayag nga ba talaga itong local government, LGU ng ano, ng Dumaguete, kasi hindi nga sila pinayagan sa Freedom Park, itutuloy pa din daw po nila kahit may nakaharang na kotse ay truck. Ah, ako sa inyo. So, yun lang guys, update yun. It's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.